before I joined Be Mobile, ang life ko was I used to work for a physical therapy company sa Glendale, California. And nag-enjoy ako. But nung sinabihan ako ng friend ko may magandang opportunity sa Philippines, sabi ko, unang-una, nadadalawang isip ako, sabi ko, paano magkaka-opportunity sa Pilipinas? In fact, all these people pumupunta ng abroad para maghanap ng magandang opportunity. So sabi ko, sige, babalik ka rin ko. I will try and take the risk na gagawin ko tong business. Kailangan kong malaman to, so hindi pwedeng magnegosyo ako na nasa labas ako. Kailangan uwian ko to para malaman ko mismo kung ano ba talaga ang Be Mobile. Nung nag-start ako sa Be Mobile, siyempre hindi ko siya talaga kabisado dahil sa States wala naman kaming loading, puro kami postpaid. So sabi ko, I'll give it a try, sabi ko, pwedeng aralin ko siya kasi lahat naman ng bagay hindi pwedeng nalalaman mo agad. Of course, lahat noon pinag-aaralan natin. Sabi ko, bibigyan ko lang siya ng konting time. And ang goal ko actually sa Be Mobile is kung kaya niyang tapatan yung sweldo ko sa US, masaya na ako. Ginawa ko siya, sinunod ko yung proseso. Okay? Inaral ko siya, inalam ko lahat ng detalye. Pero ang ginawa ko lang, hindi yung buong buo. Yung pinaka-basic na basic lang na kailangan ko lang dapat malaman about Be Mobile. Yun lang muna ang ginawa ko. And then from there, doon ako nag-start, nag-pick up from other leaders na naturuan ako. Of course, parang magtatanong ka ng isang bagay sa isang tao na alam nila yung negosyo. So lahat ng pinagtanungan ko, lahat ng kumita. Kasi hindi pwedeng tatanong ka ng isang bagay sa isang tao na hindi kumikita sa negosyo. Eh, hindi naman pwedeng matuturuan ka ng maganda dun dahil, of course, yung mga bagay na yun will always come from experience, from people na kumita. Ang natutunan ko dito is by helping people, you're helping people earn. By doing that, ang outcome nun is what, kung ano yung naging nangyari sa akin. Now, dito pala, it's not all about pera-pera. Kasi kung sa ibang mga bagay-bagay, oo, pera-pera lang yun. That's for you. Sa akin kasi dito is when you help people, you help them earn, pati ikaw, damay ka talaga dun. So it was mixed emotion. Hindi ko siya, hanggang ngayon, I owe it all to the people na naging kasama ko dito sa negosyo na ito. Ang rejections kasi, natutunan ko rin yan, nung pa, before pa ako naging Be Mobile member, mas dumami siya na naging Be Mobile member ako. I understand, hindi ko naman pwedeng pilitin lahat ng tao to join Be Mobile. Kasi in reality, hindi lahat ng tao magiging milyonaryo. So this is only for the chosen few or for people na magde-decide na gusto talagang magbago ang buhay. Yun ang ginawa. Sa mga gustong sumali sa Be Mobile, dito kasi it will take a lot of time and commitment. Now kami kasi dito, sa lahat ng naging successful sa Be Mobile, yun ang ginawa namin. The process na sinunod namin, kaya naging milyonaryo yung mga tao, is because they followed a specific process na ginawa namin lahat. Nag-invest kami ng commitment, nag-invest kami ng time. Now, if meron kayo niyan, pwede natin trabahuin. But if you don't have that, sabi ko sa mga tao ko, huwag na lang po kayo mag-join. Mag-a-aksaya lang kayo ng pera niyo. Now, dito kasi, once you decide on something, stick to it kasi it just really makes good business sense. Sa mga members na pumasok sa Be Mobile, lalo na yung mga baguhan, nandyan din ako galing eh. Hindi pwedeng hindi kayo maging successful sa isang bagay. The only key na maging successful kayo is you concentrate dyan sa isang area na yan. But if you do a lot of things na hindi related to the business, ang mangyayari kasi dyan, parang nag-aaral ka sa college, marami kang courses, paano ka mag-graduate nun? Ang dami-dami mong courses, not unless na super talino ka. Sa akin dito, ang ginawa ko lang, isang bagay lang sinokus ko, ito lang yung ginawa ko. And I think I'll be here for quite a longer time.